ng Genesis, ikawalong kabanata. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos na isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit. At napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa. At kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 17th buwan ng 17th araw ng buwan sa ibabaw ng bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10th buwan ng 10th buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak. At ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Nadapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sasakyan sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon. At narito't may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawaan ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong 601 ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya. At narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2nd buwan ng 27th araw ng buwan ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at magsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang damban ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nagalay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana.
at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipunin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi. 9 At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim sa lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya na niyang dugo ay huwag niyong kakainin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang iyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganit ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito. Aking ipinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, na hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaa, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbabababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap, at aalhalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman, at ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan, upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa.
at sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang tanda ng tipang inilagdag ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa." At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem at si Cham at si Japheth. At si Cham ay isang ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe. At sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid at naglagay ng isang ubasan at uminom ng alak at ng lango at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangha sa labas. At kumuha si Sem at si Japheth ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paorong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, "Sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid." At sinabi niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japheth, at matira siya sa mga tolda ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya." At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang kumunaw ng 350 taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Ikasampung kabanata. Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cham, at si Japheth, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Japheth, si Gomer, at si Magog, at si Madai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesech, at si Tiras. At ang mga anak ni Gomer, si Askenas, at si Rifat, at si Togarma. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, si Sitim, at si Dodanim. Sa mga ito, nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain na bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang wika, ayon sa kani-kanilang angkan, sa kani-kanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Put, at si Kanaan. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtek. At ang mga anak ni Raama, si Sheba, at si Dedan. At naging anak ni Cush si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa paharap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel at ang Erek at ang Akkad at ang Kalne sa lupain ng Shinar.
buhat sa lupain niyaon ay napa sa Assyria at itinayo ang Ninive at ang Rehobotir at ang Kala at ang Resen sa pagitan ng Ninive at ng Kala na siyang malaking bayan. At naging anak ni Mizraim si Ludim at si Anamim at si Lehabim at si Naphtuhim at si Patrusim at si Kaslium na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo at ang Kaphtorim. At naging anak ni Kanaan si Sidon na kanyang panganay at si Het at ang Jebuseo at ang Amoreo at ang Gergeseo at ang Heveo at ang Araseo at ang Sineo at ang Aradio at ang Samareo at ang Amateo. At pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon kung patungo sa Gerar hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sodoma at Gomora, at Adma at Zeboim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya rin lalong matandang kapatid ni Japhet. Ang mga anak ni Sem, si Elam, at si Asur, at si Arpaksad, at si Lud, at si Aram. At ng mga anak ni Aram, si Uz, at si Hul, at si Geter, at si Mas. At naging anak ni Arpaksad, si Sala. At naging anak ni Sala, si Heber. At nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng unay, Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. At naging anak ni Joktan, si Almodad, at si Sheleb, at si Hazarmavet, at si Jera, at si Hadoram, at si Uzal, at si Dikla, at si Obal, at si Abimael, at si Sheba, at si Opir, at si Habila, at si Jobad. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Separ, na siyang pundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang lupain, ayon sa kani-kanilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kani-kanilang lahi, sa kani-kanilang bansa. At sa mga ito, nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw. Ikalabing isang kabanata. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsangusapang, "Hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan nating at ng isang muog na ang taluktok niyon ay aabot hanggang sa langit
at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang palaking gawin. Halikayo, tayo'y bumaba at yan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na ano pat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kinilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arpaksad, 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arpaksad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpaksad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arpaksad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 209 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang ama si Tare sa lupain kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeyo. At nagsipagawa si Abram at si Nakor
Ang pangalan ng asawa ni Abraham ay si Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog. Siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abraham sa kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang asawa ni Abraham na kanyang anak, at sa sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nang sinating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon, at namatay si Tare sa Haran.